Hello guys, welcome back to my channel. This is Mavic's Vlog. Ayan guys, so for today's video, magluluto po tayo ng fish head soup with yam and fox nuts. So ito po yung ating isda. Ulo ng isda. Ayan. So fresh yam. Ito po yung fresh yam natin. So mamaya balatan po natin ito. And then we have the fox nuts. Ayan, ito po yung fox nut natin. Ayan. So need po natin siyang isook into water para ano, maging malambot siya. And then we have carrots. Ayan, so isang malaking carrots. Meron po tayong lean pork. So itong ating pork iniskald po natin kanina. So ayan, ready to cook na po siya. Need po natin siya i-scald para mawala po yung ano niya, yung lamsa. Ayan, so need din po natin ng ginger. So need natin ng ano, 2 slices of ginger. Ayan, so yan po ang ating mga ingredients. Fresh yam, carrots, lean pork, the head carp, fish, ginger, and yung ating fox nuts. Ayan, so mag-umpisa na po tayo. So first thing to do, kailangan po nating i-rinse yung ano, yung fox nuts natin, and then soak for about 1 hour yung ating fox nuts. Ito siya. So need natin po siyang isook into 1 hour, about 1 hour. And then so kailangan po natin balatan yung ating fresh yam. Ayan, so gawin na po natin ngayon. So before tayo mag-umpisang balatan yung ating fresh yam, so need po natin mag-prepare ng tubig para dyan po natin isusok yung ano natin, yung yam natin. So ito po yung fresh yam, ganito siya. Kailangan lang po natin siyang ipil gamit ang peeler para madali. So after po natin siyang i-cut, isok natin po siya sa tubig kasi medyo mano siya, malagkit. Masarap dito sa sabaw. Fresh yam. Isip lang po natin. Malagkit siya guys. Parang ano, madulas. Be sure na kunin natin yung ano. Ayan, nabalatan na po natin. So, ano yun natin? I-cut natin. Ayan din, soak. Simpleng recipe lang po ito guys. Ayan. Madulas siya. Then after that, after natin itong anuhin, after natin mahiwa yung ating
yung ating fresh yam. So, proceed po tayo sa ating carrots. Pinit po natin balatan. Mas maganda po kung may peeler kasi madali lang po siya gawin. Dahan po sa kamay para wala na yung maano yung kamay nyo. So, cut na po natin siya. Ganyan. Isama niya natin dito sa ano. Sa tubig. Mga herrings up natin yan. Medyo malaki. Ayan, so tapos na po natin i-prepare yung ating ating mga ingredients. So next na po natin gawin eh sa fish naman tayo. Ayan guys. So itong ating isda, nilinis ko po to siya. So kinuha ko yung mga ano dyan, mga hindi na pwedeng isama sa pagluluto. So and then inati ko siya into half. And then, kailangan i-wipe dry natin siya gamit tayo ng paper towel. Ayan, so gamit po tayo ng paper towel. Be sure na dry siya before natin siya i-fry. So, kailangan po kasi natin i-fry yung fish natin. Ayan, so I add some salt on it para may taste po yung ating isda. So, a teaspoon of teaspoon of salt. Ayan. So, add na kayo ng okay. So, just marinate. Marinate lang po natin. Then, ready for frying na siya. Okay. Nag-ready na po yung ano natin. May wok na po tayo. So, it's hot now. So, i-fry na po natin ang ating fish. So, maglagay lang po tayo ng konting oil to fry the fish. So, mag-wait tayo na uminit yung ating wok. Ayan. So, lagay po tayo ng ginger. Ang purpose po ng ginger, guys, para mawala yung ano niya, yung lansa niya. Ready na po natin i-fry yung ating fish. So, ready na po natin. I-fry na po natin siya until mag-brown. So, ito ang ano, ang sekreto. Pag gumagawa kasi po tayo ng soup para maging na parang white yung ano niya, yung color white. Natin maglagay din ng ginger, isikrito para mawala yung lansa ng isda. Ayan, so fry po natin until brown color. While tayo po ay nagprito dito sa kabila, so nagprepare na po tayo ng isang kaldero dito. So magbubuhol po tayo ng tubig. Kasi dito natin ilalagay yung ating itong isda na ginagawa natin, siniprepare natin. Ayan, para i-add siya dito sa soup. Ayan, so add tayo. Wait tayo maluto yung isda. So, ibalik tayo natin yung isda. Ayan, medyo nagsulay brown na siya. Para sa kabila naman ang lutuin. Lutuin natin. Ayan guys, so medyo okay na, oh, no? So, almost ready na po yung ating isda. Ayan, brown na siya. So, ang gagawin ko dito, guys, nag-prepare po ako ng hot water, nag-boil ako ng tubig. Ayan.
So ngayon, hot water po, mag-a-add po tayo dito ng hot water dito sa isda para ang kulay niya mag-iba. Kasi ito po ang sekreto kung bakit yung iba medyo ano yung sabaw, parang malabnao. Kasi hindi nila ginagawa ang ganitong style. So ito po ang sekreto para maging yung kulay ng sabaw niyo is para talaga nga. Yan ang sekreto, guys. Kung magluluto kayo ng sabaw. Ayan, so need muna natin i-fry yung fish and then prepare hot water and saka i-add mo yung ano diyan, yung tubig para maging milky yung kulay ng ating sabaw at masarap siya. Ayan, so need po natin yan pa-boil. So after natin dito after natin makita na parang ano na siya, milky na yung sabaw niya, saka po natin i-add doon sa ating prepared water dito sa kabilang taldero. Ayan, so ito naman, once mag-boil na po siya, i-add na po natin dito yung ibang ingredients. So ito siya dito, ito lang yung sa ano niya, sa fish. So napapansin nyo, guys, yung soup nagiging milky na po siya. Ayan. Ayan, so nag-boil na po ang ating tubig. Ayan, nilagay na po natin ang lahat ng ingredients. Yung meat, yung fox nuts. And then, itong ating carrots. Ating fresh yam. Ayan, so guys, i-boil uli natin ng about 10 minutes. Saka po natin i-add yung ating prepared fish kanina. Ayan, so takpan natin at boil po natin. At saka ito po, ito na po yung ating kanina prepared na ano, na fish. So i-cook lang po natin siya into about 1 hour. Ayan, so thank you, guys. Ayan, malapit na siyang maluto. Oh, malapit na siyang ano. Then i-add na po natin siya dito sa ating other ordero. So remember, guys, 1 hour po natin itong lulutuin. Okay?